Mula kay Munting Kaalaman mga tol, ito pag-usapan natin. Marami tayong nakikitang ganito sa mga social media. Yung mga bahay na naiwan na lang sa gitna ng kalsada kasi ayaw talagang lumipat nung may-ari kahit gagawan yun ng highway o kaya gagawan ng mall kaya naipit siya sa gitna ng dalawang mall. Di ba may mga ganong kwento mga tol? So ano nga ba ang kapalit? Bakit ayaw nilang lumipat? O ano ba ang dapat maging kapalit bago sila lumipat? Yan ang ating aalamin mga tol. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Munting Kaalaman para magkaroon ka ng hindi lang munti, no, kundi napakalaki pang kaalaman. Tayo rin, di ba? At syempre, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction na tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Sino ba naman ang hindi gusto ang magandang bahay at malaki? Subalit, dumadating talaga sa pagkakataon na ang bahay mo ay mawawala dahil sa isang malaking proyekto na gagawin ng gobyerno. Oo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, talagang aalis ka sa lugar na iyon. Ngunit sa kwentong ito, iba sa ating mga naiisip at mga plano. Ang kwento ng nail house na ito ay makikita sa pagitan ng dalawang highway na nasa ilalim ng parang tulay. Tindi niyan eh, no? Kailangan po kayong lumipat kasi dito po magkakaroon ng highway, no? So, kita mo naman mga tol, no? Nananatili yung bahay niya doon at iniwas na lang yung highway, eh, no? Iniwas na lang yung daan. Talagang ayaw niyang lumipat, no? Siguro meron talaga diyang sentimental value na sobrang ayaw niyang bitawan o kaya baka naman masyadong maliit ang offer. O kaya galit lang talaga siya sa mundo. Ito ay matatagpuan sa Guangzhou sa China. Kung China. Dito naman sa Pilipinas, mayroong mga tumanggi na hindi ipademolis ang kanyang bahay. O tulad na nangyari sa isang lugar dito sa Pilipinas na ang property niya ay hindi pumayag na mabili ng malaking sikat na mall. Nasa pagitan ng SM mga tol. Kung ibebenta niya ngayon yan, talagang hindi lang doble, triple na ang presyo niyan. Siguro nung binibili sa kanya to, magtatayo kasi rito ng mall, ito yung offer sa kanya, hindi ko ibebenta, di ba? Pamana pa sa amin to ng kaninuninunuan namin eh. Pero kung ngayon niya ibebenta to mga tol, sobrang laki na ng value niyan kasi syempre may tumabi na sa kanyang SM eh. Dalawa na SM, ang tindi oh. Talaga na natili siya sa gitna, hindi niya ipinagbili no. Ayos. Pero kung may tindahan to sa baba, kung may tindahan yan sa baba, sobrang laki rin ang benta niyan. Biruin mo, katabi na niya yung SM. Kung ikaw, no, kung sa'yo yung bahay na yun mga tol, ano sa tingin mo, ibebenta mo rin ba o mananatili ka doon? Ang property niya ay hindi pumayag na mabili ng malaking sikat na mall dito. Mapapansin mo, sa gitna ng malaking mall na ito ay merong isang naiiba ang kulay na alam natin batay sa mga nag-viral na video sa social media na iba ang may-ari nito kaysa sa may-ari ng nasabing mall. Batay yan sa nag-viral na video. Pero napakatibay din ng may-ari nito, no? Kung dyan ka nakatira. Kasi syempre imagine mo yung construction niyan. Habang kinoconstruct yung dalawang mall sa magkabilang gilid mo, ang ingay niyan. Saka sobrang ano niyan, sobrang alam mo yun, istorbo yan, di ba? Hindi ka siguro makatulog sa gabi o kaya sa umagang-umaga pa lang naiistorbo ka na ng mga pokpokan dyan. Syempre hindi ganun kapayapat, hindi ganun katahimik yan. Pero nanatili pa rin siya, no? Yan yung masasabi mong stubborn talaga. Ngayon, sa China, meron din na ganito na tumanggi siya sa kompensasyon mula sa developer ng real estate na namamahala sa paggawa ng mga highway. Ito rin ang gigiba sa bahay niya. Sinubukan na nasabing kumpanya baguhin ang isip na may-ari ng bahay. Subalit, bigo sila at hindi sila nagtagumpay. Kaya, walang magawa sila kundi pahintulutan na lang na ilagay ang bahay sa gitna ng daanan. Ayon sa ulat ng media, si Miss Liang ang may-ari ng bahay. Pinapakipaglaban niya ang kanyang bahay sa gobyerno ng China sa loob ng 10 taon. No. Gustong gibain ng gobyerno ang kanyang bahay at ayaw ng babae na mangyari ito. Ang bahay na ito ay sikat ngayon bilang nail house. Kung sa gilid ka pa ng mall, okay lang eh. Pero pag sa gilid ng ganitong highway, nilalagay mo lang yung sarili mo sa kapahamakan eh. Kasi syempre, halimbawa may dumadaan na truck dyan, di ba? Tapos biglang nawalan ng preno, bumagsak sa'yo dyan. Halimbawa,
na dire-diretso yung truck tapos lumusot dyan sa butas, bumagsak sa bahay mo, edi yari ka, di ba? Sa sobrang katigasan ng ulo niya, posibleng ganun na mangyari sa kanya kapag kaano. Ay nako. Ibig sabihin nito, kapag ang isa may-ari ng bahay ay tumanggi ibenta ang kanyang bahay sa isang developer na naglalayong magtayo ng isang mall o transport link, ang property ay itinuturing na isang nail house. Mm-hmm. Paglipas ng 10 taon noong 2020, natapos na ang tulay na ginagawa. Subalit, hindi naaayon sa orinal na plano na gusto ng mga otoridad dahil nga sa isang bahay. At saka isa pa, wala na, bumaba na value niyan. Talagang bumagsak na ang value niyan. Unlike doon sa dito sa Pilipinas, yung sa tabi ng mall, yung tumaas pa talaga yung ano, property value nun. Kung ibebenta mo yun, doble, triple na yung presyo nun talaga. Iba na kaysa doon sa unang alok. Yung unang ano, kung bibili namin yung property mo kasi magtatayo rito ng SM. For example, o magkano yan? O 10 million. For example, ganun sabihin natin, 10 million. Hindi niya binenta, nanatili doon, naitayo na yung SM. Ngayon, kung ibebenta niya yun, sobrang mahal na nun. Hindi lang 10 million na pwede niya makuha doon. Diba? And unlike dito, kasi kung ibebenta mo to, eh sino namang eng-eng ang bibili pa niyan? Diba? Ibebenta mo sa government, sabi ng government, para saan pa, tapos na yung tulay. Diba? Anin pa namin yan? Pagagastusin mo lang ulit kami. Kung ibibili mo naman sa ibang naghahanap ng bahay, hindi na bibili niyan kahit ibenta mo pa ng $1 yan. Sino may gugustong tumayo, magtayo ng bahay dyan eh, kung may ma-aksidente ng mga truck o sasakyan dyan, lilipad sa iyon, lilipad sa bubungan mo, di ba? Sobrang tigas lang talaga siguro ng ulo ng may-ari nito. Dagdag pa ng article, si Miss Liang ang tanging tao sa 47 na pamilya at 7 kumpanya na tumanggi sa kompensasyon at relocation kahit na inalok siya ng bahay at kabayaran. Mm-hmm. Idinagdag nila na ang tungkol sa kaligtasan ng bahay na ito ay sinama nila sa plano bago itayo ang tulay. Mm-hmm. Upang si Miss Liang ay patuloy na manirahan doon ng ligtas sa gitna ng highway. Ibig sabihin, ginalang pa rin nila ang kagustuhan ni Liang manatili ang bahay niya doon. Meron naman isa pang bahay sa China kung tawagin din nail house. Ang isa pa to. May-ari nito ay si Sang Singgu, oh, na pinakasikat na nail house sa Shanghai. Mm-hmm. 14 years na silang nagtitiis sa gitna ng kalsadang ito at tulad na ng una natin nabanggit, hindi rin siya pumayag na alisin ang kanilang bahay. Mm-hmm. Noong 2003, nakatanggap ang pamilya ni Sang ng abiso mula sa lokal ng pamahalaan na humiling sa mga residente sa paligid na lumipat at magbigay daan sa isang proyekto sa paggawa ng kalsada. Noong panahong iyon, ang pamilya ni Sang ay nagmamay-ari ng ari-arian sa loob ng mahigit 40 taon at may kabuuang 7 miyembro ng pamilya ang naninirahan sa 3 palapag na bahay. Sinabi na may-ari na si Sang sa Xinhua News Agency na papayag sila sa gustong mangyari. Humingi sila ng 6 na apartment bilang kapalit. Ngunit, ang pamahalaan ay maaaring mangako lamang ng 4 na apartment. Mm. Kaya, nabigong makipagkasundo sa gobyerno, tumanggi ang pamilya na lumipat. Ang proyekto sa pagtatayo ng kalsada, gayunpaman ay nagpatuloy sa kabila ng kanilang pagtutol. Noong 2011, ang bahay ni Sang ang naging tanging gusaling natitira sa distrito na nakatayo sa gitna ng abalang trapiko at sa isang malawak na 4 na lane na kalsada. Pangit tignan, no? Abnoy. Pagamat nabigo ang 2 partido na magkasundo sa kompensasyon, ginagarantihan ng lokal ng pamahalaan ang kanilang kaligtasan. Mm-hmm. At patuloy nagbibigay ng kuryente at tubig sa pamilya. Mm-hmm. Habang naninirahan sa property, kinakailangan ng pamilya na tiisin ang malakas na ingay ng trapiko at masaksihan ang maraming aksidente sa trapiko. Eh, kagustuhan nyo yan eh. Ang kukulit ninyo eh. Talagang ano yan, talagang magdusa kayo dyan. Eh, kung lumipat na lang sana kayo ng bahay, no? Natanggap nyo na yung pera na pwede nyo sanang ipangsimula ng hanap buhay ninyo. Tapos may sarili kayong bahay at hindi kayo nabubuhay dyan. Yung tipong, halimbawa, may mabilis magpatakbo, pwede pang bumangga sa pader ng bahay niya. Nasa gitna kayo ng kalsada. At maraming usok ng sasakyan. Mm-hmm. Nagpatuloy ang sitwasyon sa loob ng 13 taon
hanggang sa mga sumunod na taon nang ang lokal ng pamahalaan ay nagtatag ng tanggapan ng resettlement. Nagpadala ng mga opisyal upang malaman ang tungkol sa sitwasyon ng pamilya at muling simulan ang proseso ng negosasyon. Okay. Sinabi ni Zhang sa media na ginugol nila ang oras sa pakikipag-usap sa amin at tunay na nauunawaan nila ang aming kalagayan sa bahay na ito sa gitna ng kalsada. Kaya sabi ni Zhang na may-ari ng bahay, naaantig ako sa kanilang pasensya. Oh. At yun na nga, sa wakas, pumayag na din sila sa gusto ng mga otoridad. Antindi, no? Naaantig ako sa kanilang pasensya. Kaya sige, papayag na kami. Nakalang... Nahirapan lang din sila kaso mataas talaga yung ego nila at mataas yung pride nila. Kaya parang ang pinapalabas na lang nila sa media, hindi, naawa na kami sa kanila eh. Kaya sige, pagbibigyan na namin sila. Hindi nila alam na sila yung mukhang kaawa-awa dun sa gitna ng kalsada. Ayon sa huling kasunduan, ang pamilya ay makakatanggap ng 4 na apartment at monetary compensation na nagkakahalaga ng humigit kumulang 2.3 million yuan. Wow. O $350,000 o sa ating pera ay katumbas umaabot na kulang-kulang 20 million pesos. Wow. Napakalaking halaga na rin mga tol, no? So after 13 years, akala nila kaya nilang tagalan, no? At buti na lang binalikan pa sila, no? Kasi talaga nagpapapangit sila dun sa lugar na yun, mga tol. Pero yun mo, isang highway, diba? Liliko pa yung mga sasakyan kasi may nakaharang na bahay sa gitna, diba? Magiging center of attraction sila, yes. Pero yung safety nila talagang hindi. Kasi pwedeng paglabas nila ng pintuan ng bahay nila, eh eto naman paparating na napakabilis na andar, na wala ng preno, pwede sumalpok agad sa kanila o kaya naman bumangga sa pader ng bahay nila, diba? Napakaraming pwedeng mangyari talaga. So ito, after 13 years na pagtitiis, syempre yung napakaingay at napakausok na kalsada, syempre, ayan. Na binalikan sila at pumayag na rin sila pero ang lumalabas, diba, nahantig kami sa kanilang pasensya. Sabing ganun nung may-ari, mga tol, mataas pa rin talaga yung ego eh. Pero yung pa rin naman, 4 na apartment pa rin naman ang ibinigay sa kanila. Pero napakalaki rin yung compensation, no? 20 million pesos, mga tol. Kung iahambing sa ano natin, ha, sa pera natin, nasa halagang 20 million pesos. Alright, so anong masasabi ninyo mga kapatid dito sa video na panood natin? Kung kayo ang may bahay na ganun, no? Ibebenta nyo na ba agad o pataasin nyo muna value? Depende sa lokasyon at saka depende kung anong itatayo eh, no? Kung nga itatayo dyan tulay o kaya naman highway, eh benta nyo na. Di ba? Kasi construction pa lang nun talagang ano na eh. Mabubulabog na kayo eh. Pero kung tatabihan kayo ng mall, bah, pataasin nyo muna yung value, di ba? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga po pala si Shobal D. Peace out!